gusto ko ng alamin kung ano, paano siya matamin. Sabi, doon nag-start na gusto ko matuto. Kaya yung suffer naman, hindi ko naman isip kasi parang ang negative naman. At hindi naman nagsisisi na na siya yung naging love team ko at akin naman na may natutunan din ako sa kanya at masaya naman din ako sa nangyari sa akin. At sabi nga din ni Derek, may result si God kaya nangyari. Ngayon naman, masaya naman pa rin so, kaya wala naman naging problema. Yun nga, importante naman matuto araw-araw. Janella, ikaw ba tingin mo ngayon, nalagpasan mo na rin yun, yung mga issues mo before, yung mga pinagdaanan ng love team mo, yung ano yun yung nail mo, nalagpasan mo, pero nung time ba na yun, nagkaroon ka rin ng takot? Hindi kasi takot eh. It was like a rough patch. More on... A challenge siya sa pinagdaanan. Challenge siya sa personal life ko. May pinagdaanan talaga ako. It was a certain stage of my life na kinailangan ko din talaga pagdaanan. Para ngayon, mas alam ko na kung anong gagawin ko pag nandun ako sa situation na yun. I know how to handle life better. And actually, alam ko may mga darating pang challenges kasi gano'n naman talaga yun. Minsan nasa taas, minsan nasa baba. So just, if there's one thing I learned, I have to be prepared din talaga for what, kung may problema ang dadating. So after na nalagpasan yung tingin mo, kaya-kaya mo na pang mga kaya-kaya after mo nalagpasan yung mga yun, mga challenges na yun, ngayon tingin mo, kaya-kaya mo na kung may dadating pa. Na kaya, ano? Kaya mo na harapin. Na ano? I-handle, of course, kung may mga darating na mga challenges. Oo na. Kayaanin mo na. Yeah, if it's the same thing, then I know how to handle it na. Oh. Ikaw, personally, anong gusto mong makilala kung na-iris ka ng mama o ng dad mo? Nako. Both. Kasi I feel like they've both established themselves in their own ways. Yung dad ko, very different. Yung rock star siya, rocker siya eh. Tapos yung mom ko naman, theater talaga siya. So, I'd like to think na nakakuha ko ng bits and pieces of both of them. So, both. Sa pagkatao mo, pagiging strong, ano, kanino mo naman na yun? Pagkatao? Oo, so... Hindi ko alam eh, halong-halo eh. It's true pala what they say, kahit hindi ka lumaki with someone, kung tatay mo o nanay mo man, kahit hindi ka lumaki with them, may mga makukuha ka pa rin na traits from them. Kasi nung nakakilala ko at naging ka-close ko yung dad ko, ang dami pala talaga din naming similarities. Minsan, bigla na lang natutulala. Ganun yung dad ko eh. So, nakuha ko sa kanya yung iba. Thank you. Shine, nabanggit mo kanina na sa dami ng pinagdaanan mo, wala ka na ginatatakutan. So, ngayon, tapos ka na rin ba sa mga pinagdadaanan ngayon? At nasa anong level na ngayon yung buhay mo? After dun sa mga pinagdaanan mo rin sa buhay. Gordy, kasi ako, I believe na habang may buhay ka, may mga darating pa rin talagang pagsubok sa'yo. Like, my mom is 70, 71, hanggang ngayon may stress pa rin siyang nakukuha. So, I think talaga everyday is a learning process. Expected ko naman na marami pang darating na pagsubok sa akin. Pero alam ko na kakayanin ko, with God's help of course. Yun lang yung sa akin. And lagi naman kung merong dumarating sa akin, it makes me stronger, mas natututo ako. Yun ang mahalaga, na meron mang pagkakamaling nangyayari sa atin. Pero sa huli naman, meron tayong natututunan sa pagkakamali natin. Kasabay na rin ba dun yung pagpapatawad? Ha? Huh? Kasabay na rin dun yung pagpapatawad. Pagpapatawad? Of yes, course! Lagi naman kailangan marunong tayo magpatawad kasi we won't be able to move forward if we don't know how to forgive. Yes. So, okay na yun. I mean, okay na lahat. Settled na lahat. Abay, kung merong hihingi ng tawad, magbibigay naman ako ng kapatawaran. Bilang may nagkalabit na sa likod ko, hindi ko lang kung mamalarang ito. Ayan, si mamalarang. Patawarin din natin siya. Si mamalarang. O yan yung namamalarang. O, Gretchen na hindi mama, hindi mama. Okay, wala yan. Mamalarang. Okay, thank you for coming.